The glory of God fills the heavens. The glory of God fills the earth. And the glory of God should fill our usual daily lives. Hindi lang ang kalangitan, hindi lang ang sandaigdigan ang dapat napunuin ng kaluwalhatian ng Diyos, lalong-lalo namang dapat yung pang-araw-araw karaniwang buhay natin kung saan natin natatagpuan ang Panginoon at siya'y nakikipagtagpo sa atin. Ang pag-aaral natin, pinamagatang, it's fine to be not fine. Okay lang na hindi laging okay ang tao. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ay Diyos ng lahat ng sitwasyon, lahat ng araw. Maging Diyos nga po kayo namin, Panginoon, anuman ang dinaranas namin, anuman aming sitwasyon, huwag namin kayong malimot, huwag kami bumitaw sa inyo, at laging sa inyo manggaling ang aming pag-asa. We enthrone you in our lives, O God, and we ask you to always be Lord of our lives, especially in times of weakness, in times when we are not fine. Forgive us our sins, cleanse us, enable us to see your face, to hold your hand, and to follow in your footsteps. Nais naming sumunod sa inyo, Panginoon, kayo po maging tagapangaral, gamitin nyo lang inyong lingkod. May you be our preacher, our teacher. We want to hear your voice, O God. Lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. When not fine or healthy or successful or fruitful or happy, many people worry. Some even over-worry. Many people feel abnormal, and some even think that they are not favored by God anymore, that God had forgotten them, and then some get depressed. Ito ang madalas na tugon ng mga tao sa mga sitwasyong hindi kanais-nais, mga panahon na sila ay may sakit, hindi malusog, o nagdarahop, o kaya'y bigo o malungkot, parang malayo na sila sa Diyos, parang nilimot na sila ng Diyos. At parang wala nang pag-asa. But it's fine to be not fine. And why is that? Because life is like that. Hindi naman kailangan na sobrang pag-observe para malaman nating the weather is not the same every day. Naiiba-iba ang sitwasyon ng tao. Naiiba-iba. Pag may tanim, may ani. Pag may nangyari, may bunga, consequences happen. And it is usual that the unpleasant things that happen in our lives, the un-niceness and unfineness of things, are actually automatic sequence of events. Bunga ng mga nangyayari at ginagawa natin sa buhay. For instance, sabi sa Romans 6:23, tungkol sa kasalanan at kaparusahan, for the wages of sin is death. May bunga ang kasalanan, kamatayan. Pero yung kamatayan ni Jesus, may bunga din, kapatawaran ang kasalanan ng mananalig sa Kanya. Laging may cause and effect. It's one of the most basic laws of physics, of science, of nature. Pag may gumalaw, may nadi-displace. Merong law of impenetrability. We are governed by laws, not only moral laws, but also natural laws that are unchangeable, that could be and should be expected. Kung ang nangyayari sa atin ng mga hindi masaya, hindi maganda, ay bunga ng ating mga sariling pagkakamali o pagpapabaya, lalo namang dapat mong tanggapin yun. Galatians 6:7-9, you cannot fool God. So don't make a fool of yourself. You will harvest what you plant. If you follow your selfish desires, you will harvest destruction. But if you follow the Spirit, you will harvest eternal life. Don't get tired of helping others. You will be rewarded when the time is right if you don't give up. So marami mga ideya na binanggit dito sa Galatians 6 na ito, pero isa yung central theme, may bunga ang lahat ng ating ginagawa. At kung natural na bunga, yung nagaganap,
useless naman ang makipaglaban ka pa dyan. Of course, there are desirable and undesirable consequences because there are desirable and undesirable things that we do. So it's fine to be not fine because of chance or what some people call bad luck. Ecclesiastes 9:11, I have seen something else under the sun. Time and chance happen to them all. And the contemporary English version says it even more clearly. Here is something else I have learned. The fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck. So, kuminsan, ang nangyayaring hindi maganda sa ating buhay, bunga ng ating gawa. Meron namang nagkataon lang. Hindi dahil may ginawa ka masama. At hindi rin dahil may ginawa kang mabuti, kuminsan, kaya ka parang may gantimpala. Nagkakataon din. At lalo namang dapat mong tanggapin yun kung talaga nagkataon lang. Dahil wala namang dapat sisihin, wala namang dapat pasalamatan na tao, kundi ito ay naganap lang. At padadagdagan lang ang hirap ng tao kung makikipaglaban pa siya sa chance. Nagkataon. Naglalakad ka, biglang may nahulog na hollow block mula doon sa isang mataas na building, ikaw pa yung tinamaan sa dinami-rami ng mapupuntahan mo, sa dinami-rami ng speed ng paglalakad na pwede mong mapili, o lumulit ko ka lang sana ng konting kaliwa at kanan na hindi ka tinamaan, pero tinamaan ka, you don't always have to moralize that. Iisipin ko, siguro may kasalanan siya, siguro masama siyang tao. Meron talagang nangyayaring hindi natin maintindihan kung bakit naganap. Matthew 5:45, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. So the message is on the latter part of the verse. Mahiwaga ang Diyos. Bine-bless niya ang mabuti at ang hindi mabuti. Tumatama ang ulan, tumatama ang araw sa mga tanim ng mga mabuting tao at hindi mabuting tao. Walang laging kinalaman yan sa moralidad ng tao. Gustong ipilit siyempre ng mga ibang Kristiyan na hindi bine-bless ng Diyos yung hindi believer. Pero buksan niyo ang inyong mata. Maraming nabe-bless na hindi believer. Because God sends His rain on both the just and the unjust. And that is God's mystery. God works in mysterious ways. As sinabi naman niya, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Huwag nating piliting maging tao ang Diyos. Huwag nating piliting na i-assign sa Diyos ang paraan ng sarili nating pag-iisip. Do not even attempt to understand God. Because to understand something means to put that person under you or you above that person, that you have more understanding, more knowledge, more tools to understand. That's why you understand. How can you do that to God? God is so mysterious. We may be able to understand a few things. We may be able to know some things. But to know God is beyond our comprehension, and that's over ambitiousness. You cannot know God. Ang liit-liit ng utak natin, ang laki-laki ng Diyos, para makilala mo siya, dapat mas malaki yung utak mo kaysa sa Kanya. But God knows us. That's what's important. Hindi naman ibig sabihin wala ka nang pwedeng malaman tungkol sa Diyos. Meron. Mangilan-ngilan, makonti-konti. And even that should be tentative because you cannot presume to understand the divine. That's why there are people who, because they presume that they understand how God should think, they disagree with God. Mga nagagalit pa sa Diyos sa mga nangyayari sa kanilang buhay, nagtatampo. Bakit ako naglilingkod? Ako pa yung nagkasakit. Bakit ako matapat sa Diyos? Yung mahal ko pa sa buhay ang namatay. Yung mga ina-assign nila sa Diyos, yung utak nila na kung ako ang Diyos, hindi ko gagawin yan sa follower ko. Eh, hindi naman ikaw ang Diyos. Malaki ang problema ng tao pag pinilit niyang unawain kung paano umaandar ang isip ng Diyos. Kasi maraming hindi mo maintindihan at malamang hindi ka pasasangayon. Pero siya ang Diyos, hindi tayo. Dapat ka lang lumagay sa lugar. Undesirable things can happen because of
the fact that life is not perfect. James 3:2, all of us do many wrong things. Kuminsan ikaw ang gumagawa ng mali, kaya may maling nangyari sa buhay mo. Minsan naman ang tinutino mo, pero ang gumagawa ng mali, anak mo, asawa mo, kapatid mo, kapitbahay, or a total stranger. Ni hindi mo kaano-ano, wala kang kinalaman sa taong nagsindi ng kandila, natumba, nasunog yung bahay niya, yung katabi mong bahay na damay. Because many people do many wrong things. At hindi tayo magkakahiwalay. Ang mga tao ay kawing-kawing ang buhay kahit hindi natin nakikita yung koneksyon. Kaya nakaka-apekto tayo sa isa't isa. Life is not perfect. Ecclesiastes 3:20, all go to the same place. All come from dust, and to dust all return. What is that saying? That corruption and decay is part of earthly life. There will be imperfection, there will be diseases. Many godly people can catch all kinds of illnesses, and it's not because they are godly or ungodly. There is just a physical law of infection. There is a physical law that does not exempt even the people of God from its effects. Hindi ko mo ikaw ay makadiyos, magpapakapuyat ka ng paglilingkod sa Diyos as i-expectan mo, hindi ka magkakasakit. Miracle ang tawag doon. Bihira yon. And don't always make God do miracles. Just obey natural law. Dahil merong cause and effect. Pero ganun pa man, kahit ang buhay ay hindi perfect, may pag-asa. 1 Corinthians 13:10, but what is perfect will someday appear, and what isn't perfect will then disappear. Hindi naman laging ganito ang sitwasyon na may imperfection, merong time and chance, merong minalas, merong hindi naman niya ginagawa yun, ganun ang bunga, at meron namang ginawa niya kaya yun ang bunga. Hindi laging ganun. That's why the people of God look forward to the time when the reign of Jesus our Christ will be complete in our lives, that there will be no space for imperfection. But for now, we have to accept that. When you are not fine, accept your situation as part of normal life. Huwag na lang magdramang bukid. Huwag na magtampo pa sa Diyos. Huwag nang manisin ang kapwa. Merong mga bata na nung isilang may deformity ang katawan, all their lives, bitter sila sa nanay nila. Dahil nung sila ipinagbubuntis, may kinaing mali, may ginawang mali. Ano pang magagawa mo sa nandyan na? Kung na-damage ka na niyan, pagka hindi ka nag-move on, hindi ka nagpatawad, at hindi ka nagkaroon ng cheerful attitude about it, patuloy ka lang madadamage. Lalaki ang iyong kalugihan. So accept your situation, then hope. As we like to repeat, 1 Corinthians 13:10, but what is perfect will someday appear. And He will take away all imperfection, and His perfection will reign. Sabi sa Philippians 4:11, mga lingkod ng Diyos, takot-takot-takot, nahirap ang dinaranas. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. At yun ang sikreto ng maluwag na dibdib, mga kapatid. Hindi perfect life, kundi a cheerful attitude. An attitude that is resigned to the will of God, an attitude that accepts what cannot be changed, but changes what can be changed. And then you should know the difference. May nababago, mayroong hindi. May tinatanggap na lang at mayroong sinisikap talagang baguhin. Kung mayroong nawawala sa atin, huwag kayong masyadong magdrama tungkol sa nawala. Ang inyong bigyan ng focus ay yung nakamit, natanggap ninyo dahil may nawala. Pag may nawawala, laging may bagong dumarating. Pag may sumasarang pinto, may nagbubukas na ibang pinto. Laging may ganon. Philippians 3:8. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage,
that I may gain Christ. Ang naniniwala kay Jesus, merong gain si Jesus. Merong loss. Kumisan yung mga kaibigan mo, hindi ka maintindihan. Minsan meron kang dapat tanggalin na bisyo sa buhay mo o relasyon hindi dapat nandyan. May nawawala. Pero hindi pwedeng may nawala tas walang kapalit. Kasi vacuum lang yung may nawala tas walang pumalit. At hindi tayo mga vacuum. Kaya pag may nawala, imbes na lagi tayong malungkot at mag-isip that it's not fine because I lost something, think of something that you have gained. Merong isang babaeng mahal niya yung kanyang alahas. Sobra kumabantayan niya, pagsuot niya yung kapasya ng kapa, nandiyan pa ba? Hindi siya at ease pag may nakakasalubong dahil baka hublutin ang kanyang alahas. Tapos nawala. Iniiyak ng iyak dahil nawala si alahas. Pinagsabi sa kanya, meron namang gain na nawala yan. Sabi niya, anong gain eh, mahal na mahal ko ngayong alahas na yan? Tapos nawala, anong gain doon? Ang gain mo, wala ka nang aalaga ang alahas. Libre ka na. Makaka-relax ka na ngayon. Hindi ba gain yun? Habang nandiyan yan sa katawan mo o nasa cabinet nyo, isip ka ng isip, bantay ka ng bantay. Nung nawala o wala ka nang babantayan, your gain is you have become free from a master that should not even be a master of your life. Laging may gain. Just think positive. At pwede nyo i-apply yung principle na yan sa anumang bagay. Basta adjust lang yung application, may gain. If you're going to look at the gain, you're going to feel better. Of course, you have a choice. If you like to continue to feel bad, then don't look at the gain. Focus on the loss. But what would that make of you? At anong mangyayari sa buhay nyo kung ganun ang ating attitude? When you are not fine, count your blessings. Merong isang may sakit. Sabi niya, ano naman ang pwede ko makount na blessings? At tagal-tagal ko nang nakaratay dito, alaga ng alaga sa akin yung mga tao, mga anak ko, mga ganyan. Oh, yun ang blessing mo. Hindi kayo lahat may sakit, ikaw lang. At least may nag-aalaga sa'yo. Don't you want to count it as a blessing? At tagal-tagal ko nang nakahiga sa kamang ito, pasalamat ka, may kama ka. Blessing. Talagang kung iisipin mo ang dapat mong ipagpasalamat, hindi naman nauubos. Pero kung ang lagi niyong gagawin ay magmukmuk, maging negative, lulungkot lang kayo, hindi makakatulong. Psalm 103 verse 2, with all my heart, I praise the Lord. I will never forget how kind He has been. At kailan to lagi natin dapat sinasabi? Pag tayo'y masaya, pag maraming ganansya, at pag tayo'y maraming losses, when we are not fine, lalong dapat gunitain ang katotohanan na ito. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ipagpasalamat ang lahat ng kalagayan. Again, our limited minds will probably reason out na wala namang dapat ipagpasalamat. Pero mag-isip ka, meron at meron. And even or especially in undesirable situations, identify your strengths and opportunities. Even undesirable situations open doors of opportunity. And your strength will shine in times of weakness. 1 Peter 4:10, each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts. Bawat tao may strength from God, may gift from God. At madalas lumalabas yon in times of adversity, in times of need. Put it to use. Yung ano ba ang gift sa akin ng Diyos? Madalas na madalas, matanong ako ng ating mga OFW brothers and sisters na medyo nag-iipon ng konting puhunan, ano po ang magandang negosyo? Dahil nag-iipon ako ng konting puhunan para magnegosyo. Sabi ko, wala namang blanket na magandang negosyo. Walang magandang negosyo na maganda lagi. Bakit gumaganda ang negosyo? Kung bagay sa talent mo. Gusto mong gawin. Kaya mong gawin. Tapos may bibili ng product mo o service. Kailangan yun. At kikita ka, di magandang negosyo yun.
Yung kapinsan ko po kasi nagtayo ng bakery. Ang ganda-ganda na negosyo, umunlad. Eh, gift niya yon. Siguro marunong din siyang mag-bake, marunong siyang gumawa niyan kasi hindi naman pwedeng yung mga workers mo. Alam nila yun, tapos hindi mo alam, madadaya ka lang. At saka willing ka bang tumao doon sa bakery mo yun. Lagi, ito yung nagbubukas yung madaling araw pa lang hanggang gabi. Maliban na lang malaki na yung tindahan mo, may mga empleyado ka na, ikaw ang tatao dyan. Nakabantay ka ng nakabantay, gusto mo ba yun? Ay, ayoko po eh. E di hindi lang negosyo mong bagay sa'yo, hindi maganda sa'yo. Gusto ko kasi wala ka ng lakad, pasyal lang pasyal. Eh, magtinda ka ng insurance. Lakad ka ng lakad, pasyal ka ng pasyal nun, kwento ka ng kwento. Yun ang bagay sa'yo. Walang magandang negosyo, merong negosyong bagay sa'yo. Yung pag hindi pumasok ang mga empleyado mo, kaya mo paanda rin. Gusto ko po magtayo ng karinderya, marunong ko ba magluto? Yung pinsan ko po magaling. Eh, kung absent ang pinsan mo, pag nagkasamaan kayo ng loob, ano ititinda mo? Kailangan kaya mong gawin. Kung wala na, o gusto mo magtayo ng barberya, marunong ko ba maggupit? Uupo ka lang doon sa counter, iintayin mong magtrabaho yung mga barbero mo para ka kumita. Dapat marunong ka rin. Kung absent siya, pwede mong gawin. Lagi tayong may gifts. Itugman yung mga kapatid sa gifts nyo, yung mga gagawin nyo sa buhay para kayo magtagumpay. Huwag kayong mangopya sa ginagawa ng iba. Kahit sila matagumpay, may formula yon na bagay sa kanila, hindi laging bagay din sa inyo. At may isa pa tayong strength, mga kapatid. In times when you are not fine, Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. Pag mahina ka, humugot ka ng lakas kay Jesus. At pag malakas ka, sa Kanya ka pa rin humugot. Pero pag mahina ka, ang tatandaan mo, ang Panginoon hindi humihina kahit kailan. So kung nalolobat-lobat ka, kailangan mag-charge ka. Nakaka-charge naman sa Panginoon. Don't focus on the weakness, but focus on the source of strength. Don't focus on the problem, focus on the solution offered by God. Kaya dapat tayo kumatanggap ng good counsel, mabuting payo, nagre-research, umaalam ng maraming bagay para hindi magtagal ang mga problema natin. Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them or because of your enemies. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Hindi nawawala ang Diyos kahit kailan. Minsan nararamdaman lang natin yun, dinadaya tayo ng ating emosyon, lalo kung malayo sa Diyos ang lifestyle natin. Pero hindi totoong lumalayo siya. He fills heaven and earth with His glory, and He likes to always fill your heart as well. So when you are not fine, focus on the positive. And be cheerful. You cannot always be happy, but you can be cheerful. Cheerfulness is something you do. Happiness is something you feel. You cannot always cause the feeling, but you can always do something within your control. You can always smile kahit hindi ka masaya. Pwede mong gaana lang yung attitude kahit mabigat ang iyong nadarama. Hindi yung mabigat na nga nadarama mo, babigatan mo pa yung attitude, bibigatan mo pa yung language, na marami pang nakaaway, lalong gumulo ang buhay. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Proverbs 17:22, pag cheerful ka, para ka nang ginagamot. Pero kung ikaw ay lagi na lang matamlay, lagi mong pinapalungkot ang sarili mo, malungkot na nga, dadagdagan mo pa, sabi niya, it dries up the bones. At yung mga may sakit sa buto, ang magsasabi sa inyong napakahirap ng nararamdaman ng may sakit sa buto. Masakit talaga. Kaya kailangan, piliin natin maging cheerful even though you are not happy. Because your cheerfulness can turn things around and can even cause happy feelings to surface. Pero matamlay na nga ang sitwasyon, malungkot na nga. Tapos ganun pa ang gagawin mo sa iyong attitude, sa iyong kilos, lalong magkakalubog-lubog ang tao. And when you are not fine,
Just survive the moment. Hang in there. At sabihin mo sa sarili mo, this too will pass. Walang permanente. Laging umiinog ang mundo, lumilipat ng lugar, umiikot, lumalakad ang lahat ng mga planeta. Nothing is the same all the time. It will change. Nababago ang sitwasyon. Kahit nga kung minsan wala kang gawin eh, nababago, basta mag-respond ka lang. Kaya patuloy kang mag-survive and continue to do good. What do you do when you are not fine? Continue to do good. Galatians 6:9, do not get tired. You will be rewarded when the time is right if you don't give up. And 2 Corinthians 4:1, we do not lose heart. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Hindi kami nawawala ng lakas ng loob. Yun ang kailangan natin at yun ang ating asset in times of difficulty. In Matthew 24:13, but the one who stands firm to the end will be saved. Of course, the context of this is salvation, but the general idea is that those who stand firm to the end will benefit for being firm and steadfast. Manindigan. At napakahalaga pagka hindi tayo maayos, when we are not fine, do what you could to be better, not to be worse. Improve ng sitwasyon, huwag palalain. Meron kayong anak na biglang naging pregnant, unwed mother. Hindi, bad situation. Mag-aaway pa ka ngayong mag-asawa, magsisisihan. Worse. So you're making a bad situation worse. Wala kayong kapera-pera, dadaan niyo sa init ng ulo, magbabangayan kayo. You turn a bad situation into a worse situation. Huwag na, pag pangit na ang sitwasyon, hindi na maganda, huwag niyo nang dagdagan ng kapangitan. Iligtas yung moment na yon. Step your best foot forward. Do your best. Job 23:10, nung siya ay sobrang dumaan sa pagsubok, patuloy siyang naging mabuti. At sabi niya, but he knows what I am doing. And when he tests me, I will be pure as gold. Sabi ni Job, kahit ako dumadaan sa hirap, pag sinubok ako ng Diyos, lalabas ang aking lantay na kagintuan. Hindi ko hinahayaan ng aking sakit, ang aking pagdurusa, paghihirap, ay magpapangit sa ugali ko, sumira sa aking spirito. At anumang oras akong suriin ng Diyos, He will find me pure. Ganun ang attitude pag dumadaan sa hirap. Yung hirap, hindi excuse para magpakabangis, magpakahayop. Yun ay dapat magpaliwanag sa atin na dapat lalo tayong magpakatao, magpakabuti dahil ang kaligtasan natin ay nasa kabutihan na lang ng Diyos. Tapos magpapakapangit ka pa ng ugali, ng salita, ng kilos, paano ka ililigtas ng Diyos? 2 Chronicles 15:7 So you must be brave. Don't give up. God will honor you for obeying Him. Continue to be obedient to God when you are not fine. Naghihirap ka na nga, magnanakaw ka pa, edi dinadagdagan mo naman ang hirap para ikaw ay iahon dyan ng Diyos. Masama na nga yung sitwasyon, pasasamain pa. Lumulubog ka lalo sa putik. 2 Thessalonians 3:13, as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. When you are not fine, find, use, and enjoy advantages that are available in your present situation. Every disadvantageous situation brings with it an advantage. Look for it. It is there. It is the law of nature na laging may balance. Pag may North Pole, may South Pole. Pag may habagat, may amihan. Pag may gabi, may araw. Pag may lamig, may init. So pag may hirap, may ginhawa. Pag may disadvantage, may advantage. So huwag niyong laging tingnan yung disadvantage lang.
hanapin ninyo yung kakambal niya na advantage para niyo pakinabangan. Romans 8:18, I am sure that what we are suffering now cannot compare with the glory that will be shown to us. Again, balance. Those who suffer more will see more glory from God. Diba, kahit naman sa giving, those who give more will receive more. There's always a balancing act. So pag nakikita nyo ang hirap na sitwasyon ko, may kakambal ito na hindi hirap. Kailangan makita ko yun at yun ang aking pagtutuunan ng pansin. And that gives you hope. That gives you faith. Which really, when all else are down, is your last bastion of strength. Your hope and your faith. Actually, it should not be the last resort. It should be the first. But many people would like to exhaust their other more practical so-called ways first before they resort to hope and to prayer and faith. Last resort or first resort, it works. Better make it first. Mahalaga na lagi natin isinasali ang Diyos sa equation. Ecclesiastes 5:19. When God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, you should accept their lot. They should accept their lot and be happy in their toil. This is a gift of God. So, pag may binibigay sa iyong advantages ang Diyos, magpasalamat ka at gamitin mo. Kung pinayaman ka, huwag ka mag-guilty na mayroong mga hindi mayaman. Meron naman, kakain na lang ng masarap na pagkain, magigilty pa dahil maraming nagugutom sa Africa. Pag binibigyan ka ng blessing, mag-enjoy ka. Hindi rin naman lagi na ikaw yung pinagpapasasa. So kung time na ikaw ang binibigyan, enjoy it. Pang-balance mo yon sa mga moment na iba naman yung binibigyan at hindi ikaw. Be thankful. Always be watchful for blessings. Maraming ibinibigay ang Diyos na blessing, kailangan lang nakabukas ang mata mo para mo ma-discover. Ngayon mga kapatid, because life is like that, because life is not always fine, allow others to be not fine. Payagan niyo ang kapwa na siya man may mga araw na hindi siya okay. O mainit ang ulo ng asawa nyo ngayon, ayan nyo na, siya na ang pagbigyan, siya ang sundin. O matamlay ang isang kapatid mo ngayon, o sige na, ikaw na magtrabaho dahil meron yung dinaramdam. O malungkot ngayon ang isang empleyado na lagi namang as usual ay very efficient, pero ngayon walang magawa, mali-mali. O baka iniwan ng papa. So, hayaan mo naman. We are not machines. Nobody is perfect. Allow others to be not fine. Huwag kang magalit sa kasama mo na hindi kumikibo dahil gusto mo siyang entertainin ka kasi kung minsan, hindi siya talaga fine. You allow others and help others who are not fine. Proverbs 3:27, do all you can for everyone who deserves your help. So help people who are not fine. Let those who grieve, grieve. Let those who are sad, be sad. Try to cheer them up. Try to be there to enliven their life. But allow them to process their grief. Allow people to react to what's happening inside their hearts. Sabi nga ng Ecclesiastes 9:11, we each have our share of bad luck. So meron talagang dumadaan sa hirap. Sa paghihirap, sa pagsubok, merong mga taong ibang interes ngayon, hindi ikaw. Hayaan mo lang, lilipas din yon. Dapat maunawain tayo sa tao, lalo sa mga taong dumaraan sa mahirap na kalagayan. Matthew 7:12, treat others as you want them to treat you. So it's not only you being not fine, but it's also about others being not fine. Panapanahon, bigayan para tahimik ang buhay at nagkakatulong-tulungan tayo. Aming Amang Diyos, salamat sa mga paalala nyo na ganun talaga ang buhay. Dumaranas ang tao ng mga panahon na hindi sila
laging malusog, hindi laging masagana, hindi laging malakas, hindi laging masaya. Turuan niyo kami natanggapin ang katotohanan ito, na kami pag dumaranas ng ganito so that we can do what is best to minimize the bad situation and to maximize blessing, and teach us to be sensitive to others as well, so that when they go through difficulty, we could be supportive, we could be loving and understanding. Suriin niyo kami, Panginoon, kung kami ay nagkakaroon ng needless conflict in our hearts because we contend with and we fight with what must be accepted in life. Turuan niyo rin kami, Lord, if we are too contented that we do not change what can be changed and should be changed. Imulat yung aming isip, Lord, para ang sandali, maiksing panahon ay pinahihiram niyo dito sa lupa, matamasa namin ang maximum blessing coming from you. Makagawa kami, Lord, ng maximum good to others. At kami, Panginoon, ay makapagbigay luwalhati sa inyo. Kasabay nito, dinadalangin namin ang mga kapatid na those who are not fine right now, physically, emotionally, spiritually, even intellectually. Touch our lives, O God. Heal us. Empower us. Open our eyes to see the blessings that are there together with the difficulties. At lagi kami maging mapagpasalamat, malakas ang loob, matibay ang pananalig, at laging may pag-asa sa aming buhay. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating mga buhay. It's fine to be not fine. Lord, continue to touch your people. Give us very personal applications so that our lives may continue to dwell in your favor and that we can see that favor and be appreciative of it. Magbulay-bulay tayo sa mandali.